Samantala, nasa linya natin ang ating kasamahan mula sa 105.3 radyo natin Gimba, mga retiradong opisyal ng PhilMEC na nawagan na aksyonan ang internal problems sa loob ng ahensya. 4 suspendido, 4 floating na division heads. Detalye ihatid sa atin ni G. Herrera. Yes, magandang umaga, Ms. Alay at Ms. Cheska. Nananawagan ng mga retirees o dating opisyal ng PhilMEC kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na concurrent DA Secretary na aksyonan ang internal conflict ng kasalukuyang officials ng PhilMEC sa ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dionisio Alvendia na naitalaga ni dating President Rodrigo Duterte noong March 2022. Sa panayam ng radyo nating Gimba kahapon kay retired Gloria P. Jimenez, former Director ng PhilMEC, sinabi nito na hindi maganda ang katayuan ng ahensya dahil sa nangyayaring hidwaan ng mga opisyal, kung saan suspendido ang status ng 4 na opisyal na sina Director Arnel Apaga, Division Chiefs na sina Dr. Romualdo Martinez, Dr. Aldrin Badua at Mr. Johnson de la Cruz. Floating status naman ang Chair ng Bids and Awards Committee na si Director Ronaldo Sebastian at ang 3 pang Division Chiefs na sina Engineer Genaro Tolentino, Ms. Helen Calica at Mr. Roderick Verena na pawang mga tinanggal sa kanilang current positions. Demoted naman si Dr. Michael Gragasin na Deputy Director for Operations na ibinalik sa dating position nito na Supervising Science Research Specialist. Tinatanong ng mga retirees kung ano ang naging batayan ng pagtatanggal at nais nilang malaman ang katotohanan. Pahayag pa ni Dr. Jimenez na kung may problema ay pag-usapan at magkaroon ng win-win solutions, pero paano niya ito mangyayari kung hindi mini-meeting ang Management Committee o MANCOM at hindi umano idinadaan sa tamang proseso ang pagtatalaga ng mga junior official na pumalit sa mga division head. Dinaratsyahan ng mga retirees na ang mga tinanggal ni Alvendia ay pawang mga professional, maayos ang reputasyon at dedicated sa kanilang mga trabaho. Samantala, sa pahayag naman ni PhilMEC Director Alvendia, sinabi nito na walang paboritismo sa 8 bagong naitalaga niya na deputy directors at division heads na anya'y mga qualified at competent sa posisyon. Isa sa mga hidwaan o conflict kasama Cheska at Eli sa loob ng PhilMEC ay ang aligasyon ni Director Alvendia tungkol sa overpricing ng mga biniling mga makinang traktora sa ilalim ng RCEP 2021 na may bahid di umano ng korupsyon. Pero bandang huli ay binawi naman at sinabing walang overprice. Ang PhilMEC ay attached agency ng Department of Agriculture na siyang inatasang magpatupad ng 5 billion pesos kada taon ng RCEP Mechanization Program at ang 500 million pesos per annum naman na Coconut Trust Fund for Processing Program. At ang tanggapan ng PhilMEC ay matatagpuan dito sa Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija. At yan ang ating latest update dito sa Nueva Ecija. Ako si G. Herrera. Kasama niyo sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ma'am G.